Magandang tanghali mga ka-farming. Ito ulit tayo, bibisitahin ulit natin ating kulungan at tayo magpapakain ng tanghalian nila. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin. Ayan mga ka-farming, hindi tayo ngayon sa aking kulungan ulit. Ngayon ay pakainin natin sila at dadagdagan natin yung pagkain nila. Okay. Kung kaya tayong tayo eh. Papalitan natin yung tubig nila. Wala na rin naman, no? So ngayon papalitan yung tubig nila, malinis ulit. Tapos yung pagkain nila, bumili muna ako ng finisher. Bali, tanggalin natin yung luma. Bali, isang tabong ganito ng peach. Kulang isang guhit para sa kalahati. Ayan, gawin natin. Yan na yung papakain ko sa kanila. Finisher. Hanggang sa ma-harvest na sila. So, ngayon ang oras, alas dos. Alas dos ng hapon. Ngayon ko pala sila dinagdagan ng pagkain ngayon, alas 2 dapat kayo ng tanghali. Galing ako sa Lingayen LTO, nag-renew ako lisensya, ngayon lang ako makarating at napauwi. Ayan, tapos bigyan natin ng pagkain yung 6 na sisig rito sa cooking pan. Thank you.
palitan na natin ngayon yung tubig nila. Ugasan natin ito, tapos palitan ng bagong tubig at saka ulit natin lagyan ng vitamins. So samahan niyo ako, pakita ko sa inyo paano linisin. Oh, mga katawamin, nandito ko muna maugasan gawa ng ulan, hindi tayo makalabas ng kapulungan. Maya pag tumila magbasan. Ngayon mga ka-farming, may problema. Hindi siya ka natin sisi, makita ko naminisal. Hindi ko alam, nangyari. Ngayon, patay na siya ngayon. Nangyari ko na. Ikaw? Natin alam ang nangyari bakit kaya nagkaganon yun. Sabi para siya na-paralyze sabi nakaraan din meron akong dalawang ganyan, kala ko mamamatay na yun. Hindi nga ako, in-isolate ko. Nilagay ko sila sa isang pulungan, silang dalawa lang. Ano ba sa atin? Pero bago ko nilagay, nilagay ko sila ilaw, nilagay ko ng desk sa powder in Manila. Tapos, nilagay ko pagkain. So, kung nabukasan, bago ko sila ilagay doon natin ako nun, hindi sila makatayo. Pag itatayo ko sila, gumugulong sila, hindi nilang makontrol yung sarili nila. Inalculate ko ngayon. Dahil sa ginawa ko, nilagay ako ng dextrose powder, nilagay ako ng time, nilagay ako ng ilaw, ilang dalawa. Pinagbukasan, in-expect ko nga matay na sila. Sabi ko, ibibig ko na. Pagpunta ko sa tulong, nagulat ako, narita ko. Nakakatayo na, nagalakas na. Nilagyan ko sila ng tanda sa ulo. Para tanda na survivor sila. Oh, na ito, okay naman sila, nandito sila ngayon, nandito ako. Kaso ngayon, hindi ko inasahan, mayroon na nandito isang matay. Sayang. Bahaya. Yan, yan, hindi ulan dito ngayon. Kaya, hindi ako makalabas. Kaya nga ito mga manok. Hindi ko po maugasin yung kanilang inuman. Ayan. Basta importante lang naman laging malinis yung kanilang inuman tubig, yung pagkaon nila. Nga lang hindi natin nasa nipulador na nakakapal. Hindi naman natin gusto yun. So, hindi maiwasan. Kahit anong ingat. Hindi na kaya ng buhay ng mga native, talagang napitibay. Subukan natin magtimbang ng isa. Timbangin natin yung isang ano natin. Isang broiler.
Ayan, 3 fourth. 3 fourth na ang kanyang timbang. Ayan, kumalon. Pahilap yun. 3 fourth ang timbang niya. Bago tayo isa, subukan natin yung tatak. Nasa 3 fourth din. Ano to, mga ka-farming, mga 20 28 days. 28 days, 3 fourth ang bigat nila. Kulang isang guhit para sa tripod. Meron tayo, may maliit pa. Hindi pantay-pantay yung laki nila. So, tingnan natin yung pinakamaliit. Kulang isang guhit sa 1 fourth. Yan yung pinakamaliit ko. Isang minute sa maliit. Oh, ganun din. Ito pala yung pinakamaliit. Yan. Siguro, punta na tayo dun sa ano, sa gripo. Bukasan natin yung inira nila. Palitan natin. Tara, samahan nyo ako. Nakita nyo paano maglinis ng inumina ng manok. Yan, dito tayo ngayon sa ginisan. Ginisan ka na. Ilan. Yeah.
Natin na ako kukulungan para sa kalaman yun dito meron din baboyan, yan yung baboyan ng kapatid ko, yun yan puro bumis yan, share ko lang pangalan ng baboyan niya ito. Tara, punta na tayo ngayon sa aking kulungan. Ayun yung kulungan ko, ayun. Tara. Maulan. Ah, kumukulog pa. So ngayon, ito tayo. Ito yung inumin nila. Malinis na ito eh. So, lalagyan natin siya ng dextrose powder. Ayan, di na lang lagyan natin ng dextrose powder. Ito rin lalagyan din natin para dyan sa native kong sisiw. Kalating kutsarita lang kasi maliit lang kasi lalagyan niya eh. Sabi ko nga, namatayan tayo ng sisiw, isang lilibing natin siyempre. Huwag natin basta-basta itatapon lang kung saan-saan kasi
nakaka-apekto din yan sa mga ibang sisi. Dahil may mga vaccine yan, siyempre. Kailangan, ilibin mo siya sa lupa. Huwag yung tatapon mo lang kung saan-saan. Imbes na hindi yung madama yung ibang mong manok, madamay. Siyempre kasi hahanginin yan. Yung virus niyan. Kaya kailangan ilibin. So, sa ngayon, mga ka-farming, ganito na lang muna. Mamayang hapon ko ulit, check sila mga bandang alas 5 para ilagay ko na sila dun sa growing pen sa kulungan nila. At papakainin din at titignan kung pwedeng palitan na yung tubig o linisin lang. Tingnan natin kung anong mga pwedeng gawin para nandito na ulit mamayang hapon, alas 5. Ngayon mga ka-farming, hanggang dito na lang muna. At dahil umuulan, ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo. Yung native ko, hindi ko na muna mabidyoan. Dahil umuulan sa labas, kumano yung cellphone magbabasa. Pero lilinisin ko pa rin sila. Ganyan palagi ang daily routine ng nagmamano. Kine-check mo na yung linis mo. Oras na paglalaanan. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo, mga ka-farming. Sana nakita niyo yung video. May na-share ako sa inyo ng maganda. At kung meron kayong may share din ng idea sa akin, lalo na nakita niyo, may namatay ako sisi. Hindi ko alam kung ang dahilan. Pwede naman po kayo mag-comment sa YouTube. Kung anong mangyari at anong takot ko gawin. Dahil ako isang pag-uwan lamang na nag-aalaga. At nag-aarap din ako ng mga kaalaman sa mga nagmamanok din para dagdag din sa kaalaman dahil ako mag-aalaga. So, maraming salamat sa inyo mga ka-farming. Kung kayo po ay bago lang sa aking video, please like my video and subscribe my YouTube. And don't forget to press the notification bell for any updates of my videos regarding for